And for every fear, there's an empty grave. Sa ating lahat. And happy anniversary, Touch of Grace! Come on, ini-encourage ko yung bawat isa na tumayo. Come on, tayo-tayo lahat. Sumasama natin po rin ng Diyos ngayong umaga ito. Alam mo yung Diyos natin, He is an unstoppable God. Walang makapigil sa Diyos natin. Kahit anong situation man yung dumating sa buhay natin, walang makapigil sa Kanya. Kaya sama-sama tayo ngayong umaga ito. Come on, let's give Him the best praise today.
nothing shall be impossible. Your kingdom reigns unstoppable. We'll shout your praise forevermore. Jesus, our God, unstoppable. Nothing shall be impossible. Your kingdom reigns unstoppable. We'll shout your praise forevermore. Jesus, our God, unstoppable. Your glory goes on and on, Jesus. Impossible things in your name, they shall be done. Yeah. Jesus, nothing can stop you, Lord. Come on, give him the praise. Comes again.
Heavenly Father God, we believe that you're in control of everything to us. Even yung situation namin, Panginoon, you're in control of it, God. And I'm praying, God, na sa bawat buhay, Panginoon, ng bawat isa, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, Panginoon, mangusap po kayo sa bawat buhay, Panginoon namin, O Diyos. God, we are ready, Panginoon, na tanggapin po yung inyo pong salita, O Diyos. Open our hearts, open our minds, God, na maintindihan po namin yung inyo pong salitang ibibigay sa amin po ngayong umagang ito, God. We praise you, God, and we worship you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Alright. Magandang umaga, mga kapatid, and happy anniversary. Ano, first time po nating mag-celebrate ng ating anniversary na tayo ay magkakahiwalay. Hindi man po tayo makapag-celebrate physically, but I praise God that we are able to celebrate in the presence of God and spiritual sense. We are always celebrating every day dahil po sa kabutihan ng Diyos na ating pong natatamasa na kahit po tayo po ay pinagpilit na pinaghiwalay ng sitwasyon ng ating lipunan, but still God has already prepared something, especially yung technology upang sa ganun tayo pong lahat ay hindi ma-disconnected sa bawat isa. So ngayon po, ngayong linggo po is our 36th year anniversary. And pwede po bang pa-shout out dyan? Kung kayo po ay nanonood, you can, pwede nyo pong pindutin yung inyong approve or yung heart and just make a comment para po makita namin na kayo po talaga ay nandito kasama namin ngayong umaga, April 28, no, ngayong umaga po. Marami pong salamat sa mga talented and gifted media people na walang sawa, ano, nandito kasama po natin. Ang ating pong theme ngayong taon po sa ating pong celebration is crossing boundaries. Ano niyo po sa buhay po natin, ang dami po nating kinukross na mga boundaries at yung ilan po doon sa mga boundaries na atin pong na cross na ay tayo po ay naging matagumpay. But there is a boundary. There is a boundary na kinakalam po natin bilang mga anak po ng Diyos. Kinakalam po nating i-check kung tayo po ay nakakross na sa boundary na ito. At ang boundary po na aking tinutukoy ngayong umaga ay tungkol po sa ating pong maturity. Kaya yung topic po ngayong umaga is crossing boundaries of maturity. Nakakalungkot po na kadalasan meron pong mga Kristiyano na antagal na pong naging Kristiyano, pero pagka hindi po tayo nakakakross sa isang bagay na ito, yung ating pong maturity, lumilipas lang po ang panahon at matagal na tayo naging Kristiyano pero hindi po tayo nagiging mabunga. At ang dahilan po kung bakit hindi po tayo nagiging mabunga, kasi hindi po tayo nagmamature sa ating relationship, sa ating spiritual life. Kaya nga po, it's very important na bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, tayo din po ay nagmamature at tayo din po, upang sa ganun, tayo po ay magkaroon ng bunga at ang ating pong bunga ay mananatili. I would like to invite you all to open your Bible, sa Matthew, sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6 verses 1 to 3, no? Babasahin lang po natin dito at tingnan natin kung anong ang tinuturo po sa atin ng Diyos sa mga talata po ito. Ang sabi po dito sa Hebrews chapter 6 verses 1 to 3, therefore, leaving the elementary teachings about Christ, let us press on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith towards God, of instruction about washing and laying on of hands,
and the resurrection of the dead and the eternal judgment. And in verse 3, ang sabi po dun, and this we shall do if God permits. So tayo po ay manalangin. Let us all stand and let us pray. Father God in heaven, our most gracious and loving Father, we come before your holy presence, Lord, with thanksgiving, Father God, Lord, sa amin pong mga puso. Dahil as a church, Father God, Lord, you have guided us for the 36 long years, Father God, Lord, that we have experienced your faithfulness, your goodness, blessings upon blessings. And you have also, God, helped us to grow where we are now. And we believe, Father God, Lord, that there is yet a big opportunities for us individually and as a church, oh Lord God, there's still a big space for us for our growth. And I pray, Father God, Lord, as we celebrate our 36th year anniversary this year, Lord, may your goodness continually guide us and help us achieve more and grow more in our maturity so that, Father God, Lord, the fruits, Lord, that you have implanted in each one of us, Lord, yung mga bunga that is inside us, Lord, will come into fruition at makita po, Father God, Lord, in a physical manifestations, Father God, Lord, ng mga kaluluwa na inyo pong ibibigay sa amin. Dahil bilang palatanda naman na kami po ay lumalago sa amin pong pananampalataya sa inyo. Marami pong salamat, Ama, sa inyo pong kabutihan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Buksan niyo po ang amin pong pangunawa. At hayaan niyo po ng inyo pong salita ay patuloy na magturo sa amin at magdala sa amin sa maturity na inyo pong dinisenyo din po, Father God, para sa amin. We thank you and we pray, Lord, all of these things, O God, in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Pwede na po kayong magsiupo. So, maturity. Minsan, masakit. Nasasaktan tayo pagka nakakarinig tayo na tayo ay immature. Tayo ay hindi lumalago. Pero, pagka ikaw po ay mature at ikaw po ay napagsabihan na ikaw ay hindi lumalago, actually hindi po siya masakit, kundi nagpapasalamat tayo. Kasi we are being reminded na kahit gaano po tayo katanda na, kahit gaano tayo katanda na at katagal ng mga Kristiyano, lagi po tayong bukas at naunawaan natin that there is still in us, left in us as a portion of our life na kinakalam po nating palaguin pa lalo. Unahin ko po dito, maturity is not measured by age. Tinan nyo yung katabi nyo, pag yung katabi nyo po ay medyo mas matanda sa inyo, hindi po ibig sabihin niya na yan ay mas mature sa inyo. Because maturity is not measured by age, but it is an attitude, okay, built by experience. Pag sinabi po natin attitude built by an experience, hindi po ibig sabihin dahil merong ang isang tao meron ng karanasan, siya po ay nag-mature na. Depende po kung ano ang resulta nung experience na kanyang pinagdaanan, ano ang naging bunga sa kanyang buhay, doon po natin masasabi ng isang tao nag-mature. Kasi po kung tayo po ay may pinagdaanan pero wala tayong natutunan doon sa ating pinagdaanan, then we did not mature in that certain area po ng ating buhay. Pangalawa po, makikita po natin dito na very malaki po ang katanungan natin doon po sa verse 3 nang sinabi po doon, if God permits. Nasabi po dito, let us press on to maturity. Tapos mayroon pong binigay na tatlong bagay na sinasabing huwag na tayo manatili sa mga bagay na ito, yung teaching about Christ, laying again the foundation about repentance and dead, instruction about washing and laying on of hands and resurrection of the dead. And then sabi po doon, and this we shall do if God permits. Para bang sinasabi, gusto ko kayong mag-mature pero
nasa Diyos kung talagang tayo ay pamamaturin. Parang yun ang sinasabi, which of course is very true. Kasi lahat po ng ating paglago ay nasa, depende po sa discretion ng ating Diyos. Pero equally important po ng discretion ng Diyos is yung ating pong paghahanda. Yung ating pong paghahanda at pagsusumikap na tayo po ay lumago. Kasi kung wala po tayong paghahanda at pagsusumikap na tayo po ay lumago, then definitely God will not permit you to be mature. Pero pagka tayo po ay naghahanda at lahat po ng ating pinagdadaanan ay atin pong ini-evaluate ng masusi, tinitingnan natin ng maayos, mas madali po yung ating pong paglago. Ang tanong ko po ngayon sa inyong mga kapatid ngayon is this, ikaw ba ay isang oak tree or isang bonsai? Kung titinan po natin sa picture, wala pong halos pinagkaiba yung ganda ng oak tree at saka bonsai. But, isa po sa pinakamalaking makikita po nating kaibahan is this. Tinitiyak ko na yung oak tree or sabihin natin acacia. Tinitiyak ko yun na yung acacia pagka malago na, malaki na, siya po ay ang kanya pong ugat napakalalim, napakalapad. Pero ang isa pong bonsai, kasi wala po tayong nakikitang bonsai na nakatanim sa lupa, kadalasan po ng bonsai ay nakatanim po sa isang paso. Sinisigurado ko po na ang bonsai, ang kanya pong ugat, ay mababaw ang kanya pong inaabot. Pero kung titinan po natin, lalo-lalo kung i-close up natin, wala pong pagkakaiba yung oak tree at saka yung bonsai. So ano po kayo? Oak tree or acacia tree? O ikaw ay bonsai? Ang gusto po ng Diyos, lahat po tayo ay maging acacia tree. Ano po? Yun po yung gusto ng Diyos sa atin, maging acacia tree tayo. Upang sa ganun, pag ikaw po ay acacia tree at you are a fully full-grown acacia tree, pwede kang dapuan ng mga ibon, pwedeng gumawa ng pugad ang ibon sa acacia tree, pero sa bonsai, hindi po kailanman maninirahan ang ibon sa isang bonsai. At nakakalungkot dahil marami po, minsan marami po mga Kristiyano ang nananatili bonsai. Cute! Kung titinan natin close up, mukhang malago. Yung itsura, yung mga sanga, makikita mo, may pinagdaanan, pero maliliit. Makikita natin yung kanyang mga ugat, masasabi natin matanda na ito, matagal na, pero napakaliit pa rin niya. And I pray mga kapatid, during this 36th year anniversary natin, none of us, gusto ko po matandaan natin to, none of us will remain to be a bonsai because God want us all to become an oak tree. Growth towards maturity is impossible. Yung ating pong paglago to maturity is impossible if we do not come out of our own shell. Yung ating pong, pag sinabi po natin yung sariling own shell, yung ating pong mga emotion, yung ating, alam mo, mula po nung pagkabata, meron po tayong mundo na ating nabuo, meron tayong pananaw na ating nakagisnan, meron tayong kultura na ating binabalik-balikan. Pag hindi po tayo natutong lumabas doon sa mga bagay na ito, mahirapan po tayong lumago. Mahirapan po tayong lumago. Plus, pag ikaw po ay madalas mag-isa, emotional ka, pag meron kang problema, gusto mong pag-isa, mas madalas kang mag-isa, mahirapan ka rin pong lumago. Kaya nga po sabi dito ng writer ng aklat ng Hebreo, let us press on to maturity. Ang ibig po sabihin nito mga kapatid, ang maturity ay nangyayari pag ikaw ay may kasama, ikaw ay kasama sa isang gawain
na pare-pareho ang ating adikain. At alam po natin na pagka meron tayong mga kasama sa isang gawain, hindi po natin maiwasan, meron niyang kiskisan. Yung kiskisan na yan, yan po ang nagbibigay sa atin, yung po yung tinatawag na experiences natin, yung po pag natuto po tayo sa mga kiskisan ng ating personalities, alright? Kiskisan ng ating mga pananaw, kiskisan ng ating nakagisnan, kiskisan ng ating pagpapahalaga, no? Minsan nagkakabangayan tayo, minsan nagkakabanggaan. Pag natuto tayong gamitin yung mga bagay na ito, and we are able to work, and we are able to work harmoniously, then we have grown. That's why it is impossible for us to grow to maturity if we do not know how to come out of our own shell. Why? Because our life, yung ating pong buhay, ay punong-puno ng drama. Huwag mo nang tinan yung katabi mo. Punong-puno tayo ng drama. Ano? Mula nung pagkabata pa, lalo na po tayo mga Pilipino, ano? Mas pinapaniwalaan natin yung mga napapanood, mga napapakinggan natin mga drama kaysa doon sa realidad na nangyayari sa ating mga buhay. Ano? Ang ating pong buhay, punong-puno ng drama. I for once, nung ako po ay bata pa, mahilig din po ako sa drama, at ang napansin ko po, na pagkatayo po, ang buhay po natin ay punong-puno ng drama, nahirapan po tayong umalis sa ating shell. Kaya nga po, maturity happens when the drama of our life ends. Hello? Ulitin ko po yun. Maturity ends when the drama of our life ends. Pag natapos na po ang pagiging dramatista natin sa buhay natin, emo natin, meron kang narinig, hindi mo gusto, nag-emo ka. Or merong lakad, gusto mong sumama, hindi ka pinasama, nag-emo ka. Ibig sabihin nag-emo, nagtampo ka. Ano mo, hindi po mag-uumpisa ang maturity sa buhay mo. Because maturity starts when the drama of our life ends. Eh, mahilig tayo sa drama. K-drama, ano, yung mga K-pop na yung K-drama yan. Madrama talaga ang buhay natin. No? Hindi lang tayo napansin kung ano-ano nang iniisip natin, nag-umpisa ka magdrama. At pakiramdam, ito pa naman ang usual na nararamdaman natin pagka ang buhay natin ay punong-puno ng drama, laging ikaw ang bida. Yung ibang tao, kontrabida. Hello? Pero ang utos po sa atin, mag-mature tayo. So, ano ang gagawin natin? Una, lumabas ka sa iyong lungga para ikaw ay mag-mature. Pangalawa, tumigil na. Sabi mo sa katabi mo, tumigil ka na sa kadramahan ng buhay mo. Kasi hindi po maganda ng isang Kristiyano madrama. Ang buhay po ng Kristiyano, masaya. Meron tayong assurance. Pero po sa kabila ng mga kagandahan at kasiguraduhan ng buhay natin, punong-puno din po ito ng sacrifices. At ang taong madrama, ayaw po ng sacrifice. E yun lang po ang tanging paraan. Ano? E yun lang po ang tanging paraan para po tayo ay lumago. Yung tayo po ay kaya meron tayong kanta, di ba? Refiner's Fire. Ano? Pag sinabi po natin Refiner's Fire, ito po yung nagpapalago sa buhay natin. Because sa ating pong buhay, there is a jewel that is worth more than gold. And the only way that jewel will illuminate its real value ay yung tayo po ay ipadaan ng Diyos sa matinding pagsubok. Refiner's fire. Usually po yung mga taong madrama, ayaw po ng refiner's fire. Natatakot. Umaayaw, nahihirapan. Kaya nga po, pagka sinabi po natin, ako ay nag-mature na, ano, babalikan po natin yung sinabi po doon ni Paul, ano, sa verse 1, let us press on to maturity. Ano, meron pong tatlong pares na sinabi niya na dapat ito yung ating iwanan na. One is the laying again of foundation
of repentance from dead works and faith towards God. That's one prayer. And yung pangalawa po, instruction about washing and laying on of hands. And then pangatlo po is the resurrection of the dead and eternal life. Ang sinasabi po dito ni Paul, bakit po sinabi niyang iwanan nyo na yung mga elementary, yung mga basic things na ito, yung mga foundational truths na ito, is because this three pairs, this foundational truths, nung tayo po ay nag-uumpisa pa lang, ito mga foundational truths po ito, ito po ay nagmistulang salamin sa ating buhay. Dito po natin tinitingnan, am I doing the right thing? Naunawaan ko na ba yung foundation of repentance from dead works and of faith toward God? No? Naunawaan ko na ba ang instruction about washing and laying on of hands? Naunawaan ko ba ang resurrection of the dead and eternal judgment? Kung titinan po natin, mga kapatid, sa ating training, itong tatlo pong ito, ito po yung nilalaman ng tatlong ito. And as we continue to let ourselves be trained through our life class, encounter weekend, is OL 1 hanggang 3, pabalik-balik po yung mga topics na yan, inuulit-ulit, palalim ng palalim nga lang, ang presentation. Bakit po? Kasi po, habang tayo ay nasa training pa, ang mga bagay po ito ay parang nagsasalamin sa atin. Dito natin tinitingnan yung ating pag-ugali, yung ating pagpapahalaga, yung ating mga aspirations, mga plano sa buhay. Dito natin tinitingnan, sinasalamin. Pero hindi po maganda na matagal na tayong Kristiyano, nananalamin pa rin tayo. Bakit po? Kasi kinakailangan po yung salamin. The mirrors of our life should turn into windows that instead of seeing our reflection in the mirror, we should also see other people in the context of these three basic fundamental knowledge. Dapat nakikita na po natin yung ibang tao, hindi na lang tayo, kasi nga dapat nagmamature tayo, nakikita na natin yung ibang tao doon sa foundation of repentance from dead works and of faith to God. Dapat yun na yung atin nakikita, hindi na siya salamin, pintuan siya, durungawan na. Yung tao bang ito, naunawaan niya yung foundation about repentance from dead works and faith towards God. Alam ba niya yung katotohanan tungkol sa washing and laying on of hands? And alam ba niya ang resurrection from the dead and eternal judgment? So the mirrors of our life should turn to windows so that we can see other people in the eyes of God. Ano po? Pag hindi po natin naramdaman yung compassion sa ibang tao, alam po natin ito, we will be accountable to God. Why? Not only because may mga buhay na pinagkatiwala sa atin ang Diyos, kung hindi, we will be accountable to God kasi hindi po tayo nagmamature. Kaya not laying again a foundation of repentance from the dead works and of faith towards God, of instruction about washing and laying on of hands and the resurrection of the dead and eternal judgment. Dapat hindi po tayo nananatili doon. Hindi po tayo laging nananalamin doon. Kasi pagka tayo po ay nanalamin, sarili natin ang ating makikita. Dapat maging durungawan, maging bintana na siya para makita natin ang katayuan ng ibang tao na nangangailangan din po ng basic foundational truth. That's why, pag sinabi po nating ako ay nag-mature na, ang ibig sabihin po nito, meron tayong ability, meron tayong kakayanan na mag-isip, magsalita, at umayos, ano, to act, to think, speak, and act our feelings within the bounds of dignity. The measure of our maturity is how spiritual we become during the midst of our frustrations. Pag meron tayong pagsubok, sa gitna ng ating pagsubok, are we able to think, speak, and act, and feel within the bounds of dignity?
Hindi ka ba nagtatago? Hindi ka ba nag-iisa? Hindi mo ba sinasabi na iwanan niyo muna ako, give me space kasi meron akong pinagdadaanan? No? Pag tayo po ay nasa gitna ng matinding pagsubok, at nakita natin, magagamit ko ang pagsubok na ito para sa ibang tao at hindi mo hinihiwalay ang sarili mo sa karamihan, then I salute God, I praise God for your life because you are and you have already grown mature. Amen po. So hindi po ito, ang pag sinabi po natin maturity, hindi po ito dahil, wow, mature siya, ang dami niyang alam. Eh kaunting kibot lang, nagtatampo. Pag sinabi po natin mature, hindi po ito yung mga taong nagpipritas, napapaiyak. No, bagamat napapaiyak din tayo. Pero ang totoo pong maturity, makikita sa panahon ng pagsubok. Kumusta ka pag ikaw may problema? Ikaw ba yung tao pag ikaw may problema yung nagle-left the group? Huwag mo nang tinan yung katabi mo. No. Ikaw ba yung tao pag may problema na nanahimik at ayaw magsalita? No. Hindi po dapat ganun. Ang mga taong mature, ang mga Kristiyanong mature, may pagsubok o wala, ang buhay tuloy-tuloy. Amen po. Maturity comes when you stop making excuses. Tandaan niyo to, ha? Isulat niyo. Maturity comes when you stop making excuses and start making changes. Oh. Ano ba yung madalas nating naririnig na palusot o dahilan ay busy kasi. Hindi ko kasi alam. Ano pa? Mahirap kasi. Ano? Pag ang isang Kristiyano po nagmamature, hindi po niya maiisip yung mga dahilan, mga palusot, ang isipin niya, paano ko kaya itong gagawin? Anong kinakailangan kong ayusin? Anong kinakailangan kong baguhin sa aking ginagawa ngayon? Saan ako pwedeng, anong pwede kong, okay, hindi ko naintindihan, pero anong pwede kong gawin? Kasi kung naintindihan ng iba, pwede ko rin maintindihan. Anong pwede kong gawin? So, we start making changes. Be it in a relationship, no? Pag kasi relasyon, pagka hindi nagkasundo, anong ginagawa mo? Yung ginagawa mo ba dati, ganun pa rin ang ginagawa mo ngayon? No. When you are maturing, you will start to make changes. You will not make excuses. Ito lang. Praise God. Online tayo ngayon. Hanggang next week, online pa rin tayo. So, hindi ko alam kung sino sa inyo ang late. Diba? O ito. Kadalasan, ito po yung narinig kong dahilan pagka-late. Kasi siguro kung may kasama sa bahay, matagal gumising. Ang hirap kasi ng sasakyan. Ang tao pong nagmamature will never mention those excuses. Ang lagi niyang isipin, next week, mahirap ang sasakyan. Alas 6 pa lang, mag-umpisa na ako mag-abang ng sasakyan. Tinan ko lang kung malate ka. Pag bumalik na tayo sa face-to-face. Mahirap kasi siyang gisingin. Next week, alas 5 pa lang, umpisahan ko na siyang gisingin. Ayan. Diba, nagkakaroon ka ng changes, gumawa ka ng kaparaanan. Paano kung babaguhin yung stilong ito, yung style na ito? Then you become mature. Mga maliliit na bagay, maturity comes in small pieces. Mga maliit na bagay na pagkabinigyan po natin ng pansin at inayos natin, na sasanay tayo na ang mga bagay na nagiging dahilan at nagiging hadlang sa atin, na sasanay tayo na ang mga bagay na ito ay inaayos. Kasi ito po ang tumutulong sa atin, malaking tulong po sa atin para po tayo ay lumago. Halimbawa po, sa cell. Ayan. Meron kang nasa cell na hindi nag-a-attend. Oh, di ba? Tapos ang daming dahilan. Ano kaya mainam na gawin? Edi alamin mo kung saan siya nakatira. Pag bumalik na yung face-to-face natin, alamin mo kung saan siya nakatira.
Tapos, sa oras ng cell ninyo, pwede niyong puntahan sa bahay nila. Gawa, ano, let us make changes. Huwag tayo masanay doon sa ating nakagisnan. Lalong-lalo na kung yung ating nakagisnan, nakita natin na hindi talaga nakakatulong. We try to make changes. Because maturity comes when you stop making excuses and you start making changes. Kape muna tayo dyan. So ngayon po, bibigyan ko lang po kayo ngayon na bago po tayo magtapos, bigyan ko lang po kayo ng maturity checklist. Gana po siguro kung meron kayong printer sa bahay, pwede niyo pong i-print ng check-check lang, check-check. Okay? Okay ba sa inyo ito? Kasi ayoko po kayong iwanan, 36 years na tayo, ayoko pong iwanan na ano ba yung paano ko ba malalaman na ako ay nagmamature? Tingnan po natin ito. Kopyahin nyo o kaya i-screenshot nyo mamaya pagka nilabas ito isa-isa. So maturity checklist ang tawag ko dito. Number one. Ako, number one pa lang. Baka hindi na karamihan sa atin. Hindi na pumasa. Kasi number one po, gossiping. Ano, pag tayo po ay nagmamature, gossiping becomes boring, useless, and time-wasting. Pag ang tao po nagmamature, ang tingin po siya doon sa gossiping, boring, useless, ginagamit niya lang yung time ko, walang kwenta. So therefore, hindi na tayo makipag-chismisan. Number two, when we are maturing, we talk less, talk less, and listen more, and let others to shine. Medyo malalim ito. Medyo mahirap itong gawin. Kasi tayo po, pagka mayroong issue, ang gusto natin, at tayo ang naririnig. Ano po? Tapos gusto natin, ito yung human nature, gusto natin lagi tayo ang sikat. Pero pag ang tao po nagmamature, he talk less, he listens more, and let others shine. Pangatlo po na checklist. You feel okay even when you don't know everything. Ibig sabihin, meron pa pagawa sa'yo, hindi mo alam, hindi mo sasabihin, ayoko po, hindi ko alam. No, you feel okay. Ang sasabihin mo, hindi ko masyadong naintindihan ito, but I will give my best. Aaralin ko kung paano siya mangyayari, kung paano kong gagawin. Kaya nga, we stop making excuses and start making changes. We don't say no to something. We don't say no to task given us. Kasi naniniwala po ako, mga kapatid, alam ba, kung in the context ng cell group, naniniwala po ako na kapag binigyan ka po ng assignment ng leader mo, kasi your leader has the capacity to see things na nasa sayo na hindi mo lang alam na kaya mo yun. Hindi ka bibigyan ng leader mo ng isang bagay na alam niyang hindi mo kayang gawin. Yung nga lang, dahil hindi pa natin nagagawa yung bagay na yun, pagka tayo po ibinigyan ng assignment, nahirapan tayo, natatakot tayong gawin. So pang-apat po, you speak up yourself or people will never know. Ano pong ibig sabihin yung speak up yourself? Ibig sabihin ito, pag meron kang pinagdadaanan, sinasabi mo, kinikwento mo. Alright? Upang sa ganun, maunawaan ka ng iba. Hindi ka nagmumukmuk. Kasi pag nagmukmuk ka, hindi ka maintindihan ng ibang tao. Alright? Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, parang kahapon lang nagmukmuk ka. Ano bang pinagmumukmuk mo? Kasi hindi po maganda sa Kristiyano ang nagmumukmuk. Pag may pinagdadaanan ka, kwento mo, sabihin mo, para maunawaan ka. Kasi pag naunawaan ka, malalaman, matututo yung ibang tao, ito yung pwede kong gawin sa kanya. Ito yung tulong na pwede kong ibigay sa kanya. You speak up yourself so that people will know.
Next, you stop finding excuses and deal with the problem. Kadalasan kasi pag may problema tayo, lalo natin pinapalaki yung problema, we find excuses, and then yung problem, the problem remains a problem. Pag may problema po tayo, hindi po tayo gagawa ng dahilan. Ito po ang isang napakalaking pagkakamali na akala natin gawain ng mature. Pag may mali, maghahanap tayo ng taong masisisi. Ang mga tao pong mature, they will never criticize and they will never find fault in other people. Ang makikita nila, wow, kung natulungan ko sana, baka hindi siya nagkamali. So you are always, sa bawat pagkakamali po, we are always part of the mistake of others. Lalong-lalo na kung ang nagkamali po ay ating mga inalagaan, kasi nga hindi mo na check, hindi mo na text, hindi mo na nakausap, hindi natin napuntahan, no? Hindi natin naungkat ang buhay, ngayon nagkamali. So, of course, no? We stop finding excuses and deal with the problem. Harapin natin ang problema. Pag sa ganun, pag hinarap na natin ang problema, na bigyan natin ng solusyon, ay di tapos ang problema. Next, you realize that time is precious and you learn to say no to people who are wasting your time. Hello? Naunawaan natin ang bawat segundo ng buhay natin ay mahalaga at natututo tayo magsabing hindi, ayoko doon sa mga taong inuubos lang ang ating oras. Parang balak ko mag-ikot ngayon. Ngayong naka-lockdown yung 5 barangay. Kasi ako pala ay apur. Gusto ko sana a rich. Kaso lang, apur ang tawag sa amin eh. Mag-ikot tayo tapos tingnan natin. Ayoko po sana na may maabutan kami nakikipagkwentuhan sa kanto-kanto. Kasi it's just a waste of time. Next po na maturity checklist is you start to treasure people. Ito ha, tandaan nyo ito. This is hurting, medyo masakit ito. Pero pagka tayo po ay nagmamature, you start to treasure people who tell you things that you need to hear, not what you want to hear. Ulitin ko ba ha? People who tell you what you need to hear, not what you want to hear. Kasi karamihan po sa atin, gusto natin makarinig yung gusto nating marinig. Pero kadalasan po, yung gusto nating marinig, hindi po yun ang kinakailangan nating marinig. Parang ganito po, kwento ko sa inyo. Anong kikwento ko sa inyo? Pumunta ka ng doktor. Okay? Kasi may naramdaman ka. Okay? Nung dinayagnos ka ng doktor, dumaan ka na sa lahat ng laboratory na kinakailangan, bumalik ka, now it's time for the doctor to tell you what you need to hear. Na-found out ni doktor na ang lungs mo pala ay tunaw na. Ngayon, ito ang gusto mong, pag ikaw ay nasa doktor, ang gusto mong marinig sa doktor ay yung, ay okay ka lang, you are healthy, wala kang problema, malakas ka, kaya life, tuloy-tuloy ka lang. Pero, yun ang gusto natin marinig. Pero alam natin, pagpunta tayo sa doktor, sasabihin talaga ng doktor sa atin what we need to hear. Sasabihin ng doktor, mukhang ano yata yung baga mo, 50% na lang. Mukhang hindi ka na magtatagal. Mukhang hindi ka na abuti ng 1 taon. What you need to hear. Kadalasan po kasi pag sinasabihan tayo ng mga bagay na kinakailangan nating marinig, nagagalit tayo, nagtatampo tayo. Tapos sasabihin mo, mature ka. Hello? Amen? No, handa na ba kayo? Mag-approve nga, pindutin niyo yung approve at saka heart dyan. Kung okay sa inyo yun, yung sabihan ka, alam mo kapatid, ito yung kinakailangan mong marinig ngayon. Nasabi rin po kasi sa salita ng Diyos, darating ang panahon na ang mga tao ay makikinig lang doon sa mga bagay na gusto nilang marinig, lalong-lalo na yung mga bagay na nakakakiliti sa kanilang pandinig.
mga bagay na gusto lang nilang marinig. Pero hindi nila hindi yung kinakailangan nilang marinig. Bilang mga Kristiyano po at maturing Christian, we need to hear the things that we need to hear. At we start to love people na nagsasabi sa atin ng mga bagay na kinakailangan nating marinig. Hindi po yung gusto nating marinig. Check ka ba doon, kapatid? Do you treasure people who tell you things that you need to hear or you hate them? Sunod po is this. Your happiness doesn't depend on people but on your inner being. Hello. May gimmick ang grupo. Hahanapin mo, sino ang kasama? Ay, hindi siya kasama. Ay, kulang ang ligaya. Immature. Halimbawa, next week or this week, mula nung Friday hanggang sa next Friday, sa Friday, sa 30, naka-lockdown ang 5 barangay. Okay? Kumusta kaya ang kalagayan natin? Tayo ba ay nadidepressed? Kasi hindi natin magawa ang gusto nating gawin? Or are you joyful and your heart is filled with joy? Kasi happiness does not depend on people, but it depends on your inner being. Ibig pong sabihin, saan ka man ilagay, ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon, hindi po nababago ang iyong happiness, yung iyong enjoyment. You have joy deep in your heart. Lastly, if you are maturing and if you are a mature Christian, you sometimes prefer to be silent than to engage in a nonsense fight, in a nonsense argument. Mas pinipili po natin manahimik na lang ako kaysa mag-engage ako sa walang kwentang kwentuhan or argumento or debate. So mga kapatid, 36 years. TGCF is 36 years in the making. 36 years under God's provision, 36 years under God's care. I pray na yung 36 years na ito, marami po sa atin magko-cross ng boundary kung nasaan ka man ngayon. We will cross boundaries sa ating level ng commitment, sa ating level ng understanding, sa ating level of loving, sa ating level of sacrificing, sa ating level of winning souls. I pray, if not all of us, at least most of us will cross the boundary. Let us cross the boundary. Kasi kung hindi po tayo ngayon mag-cross, kailan pa tayo tatawid ng ating boundaries to maturity? Amen po. I praise God po sa araw na ito. I love you all. See you on May 2. I don't know kung pwede tayo magkita-kita sa May 2. Kasi April 30 ang hangganan ng ating hard lockdown. We praise God. Nandun po yung ating pag-asa ano, na pagdating po ng May 2, lahat po tayo magkikita-kita muli. Amen po. So, stay safe, no, and stay beautiful, people of God. Huwag na tayong paimo-imo. Please lang. Huwag na tayong magpaimo-imo. Iwanan natin yung kadramahan ng ating buhay. Let's start in our journey together. Kaya nga po sabi doon, let us press on. You will never grow alone. But, kahit na sumama ka rin sa grupo, pag wala ka rin personal motivation to grow, you will not also grow. You will never grow alone, pero hindi ka rin po tayo lalago pag wala po tayong plan and desire to mature.
Kaya nga po iwanan natin ang kadramahan ng ating mga buhay. Matuto po tayo na yung fundamental basic, foundational basic truths ay hindi na po laging salamin ang dating sa atin, kundi maging bintana na siya, durungawan para sa buhay ng ibang tao. Amen po. Amen. See you on the other side. See you on the side of maturity. Wow, excited po ako. Ano, pag bumalik na, no, pag nakapag face-to-face na tayo, tapos tuloy-tuloy na yung face-to-face, tapos lahat po tayo na nandito ngayon by God's grace, nakapag-level up sa ating maturity, oh, touch of grace will never be the same again. You will never be the same again. Your family will never be the same again. Baka mamaya, yung pamilya mo, ay siya pa yung maging unang ma-invite mo para kay Lord. Amen. Let us all please rise. Let us pray. Father, we thank you and we bless you. Amin pong ina-acknowledge naman na ang laki pa po ng puwang na pwede po namin ilago. Individually and collectively, Father God, Lord, as a church. At aking pong panalangin naman, O Lord, out of your mercy and out of your grace, would you permit us as we, Lord, as we position ourselves towards maturity, would you also, God, in your grace and mercy, permit us to grow towards maturity. Iwanan na po namin naman ang mga bagay na hindi po nakakatulong sa amin pong paglago upang sa ganun, Ama, as we grow to maturity, Lord, your people, Father God, Lord, will be fruitful for the cause of your kingdom. Thank you, God. I bless you. I bless your name. And bless your people, Lord God. For this we pray in the mighty name of your Son, Jesus Christ, Lord the Savior. Amen. I have never walked on waters, felt the waves beneath my feet, but out of your word, Lord, I receive your faith to walk on oceans deep. Jesus, you're the reason I need love.
Kagaya ng lagi kong sinasabi na hindi natin pwedeng tapusin ang worship na wala po yung part of giving. Kaya ngayon po, dito na po tayo sa part ng or time of giving. Pero bago po tayo magbigay, nais ko kayong i-remind doon sa, alam niyo napakaganda nito, gustong-gusto ko yung parable of the mustard seed. Sabi po sa Matthew 13, verse 31, "The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field. And this is smaller than all other seeds. But when it is full grown, it is larger than the tree, than the garden plants, and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches." Alam niyo po minsan, naisip natin, paano ba ako makakatulong sa gawain ni Lord? Diba? Minsan iniisip natin yun eh. Pero alam niyo po ba na yung naibibigay ninyo, yung nasi-share ninyo sa gawain ng Panginoon, kahit gaano yun kalaki or gaano yun kaliit, yun po ay napakalaki na nakabahagi po ng gawain. So kaya nga, anuman yung ating in-invest o anuman yung ating itinanim, kahit kasing liit lang siya ng mustard seed, nagiging siyang as big as a tree, na kung saan, ito po gustong-gusto ko eh, so that the birds of the air come and nest in its branches. So that yung mga kaluluwa po na naaabot ng ating giving ay nakakanest, nagkakaroon po ng kapahingahan sa lilim po ng ating Panginoon. Okay? Yun po ang masarap pag nagigit tayong participant doon sa great plan of salvation ng ating Panginoon. Kaya this time, let's give again with joy in our hearts. Hindi po natin isipin na kahit maliit lang ang ating naibibigay ay hindi tayo kabahagi. All of us, lahat po tayo ay kabahagi sa malaking gawain ng ating Panginoon. So, let's give, let's pray for our offerings and tithes. Okay, Father God, we thank you for giving us the opportunity na magipong kabahagi ng inyong malawakan at napakalaki pong gawain, Panginoon, of saving the whole humanity, O God. Thank you, Lord, and we pray blessing po sa inyong mga anak, Panginoon, and blessing sa bawat ibibigay po nila, Panginoon, and praying, Panginoon, na lahat po ng source ng pinanggagalingan nito, Panginoon, will be blessed more nung sa ganun, Panginoon, hindi po kami mauubusan ng maibabahagi sa inyong gawain. We thank you, Lord, and we ask your blessing for everyone, O God. In Jesus' name, amen. Amen. As you sit and fall like lightning,
signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still it's a miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Oh, this is my testimony. From death to life, His grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, we testify your goodness, Lord. Come together, sons and daughters. Hold your blood and wash me waters. Sing the praises of the Spirit, sun and fire. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. This is my testimony. From death to life, His grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. If I'm not dead, you're not done. Greater things still to come. Come on, declare it out. If I'm not dead, you're not done. Greater things still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You never will. Greater things still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things still to come. Testimony from death to life, His grace rewrote my story. I testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony. From death to life, His grace rewrote my story. I testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. You never will. The sickness knows.